Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pag-alis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin, nag-iisa siyang inabot doon ang gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabo ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabo ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit na iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba ni siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," ang sabi nila. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Punong-puno ng simbolismo ang ating ebanghelyo, no? Alam niyo po mga kapatid, nung unang panahon ay ang mga tao ay naniniwala na ang mga bundok at burol ay tirahan ng Diyos, the dwelling place of God, no? Kaya nga kung babasahin natin ang ibang ang banal na kasulatan lalo na sa Old Testament, madalas kapag may pagpapakhayag, may revelasyon ang Diyos. Kadalasan nangyayari yan sa bundok, no? Kaya nga para sa mga unang tao, ang mga bundok na yan, diyan nakatira ang Diyos. Samantalang ang karagatan naman, alam naman natin sa karagatan, there is so much uncertainty. Marami ka nang mababalitaan na nilamon ng dagat, di ba? Nalunod, namatay, hindi na uling nakita, hindi na kabalik sa kanila. Kaya para sa kanila, ang dagat ay tirahan naman ng masamang espiritu. Yun ang kalang paniniwala. Tirahan niya ng masasamang espiritu. Diyan nakatira ang diablo. So ganun yung kalang paniniwala, no? Kaya nga, very symbolic, full of symbols ang ebanghelyo. Sapagkat nakita natin sa ebanghelyo, si Jesus galing sa bundok, nanalangin, tapos bumaba, naglalakad sa karagatan. Diba? Yung karagatan na may unos. Talagang binabayo nga ng unos itong bangkang sinakyan nila Pedro. Pero nung naglalakad na si Jesus, pumayapa. Diba? Pumayapa. Anong ibig sabihin nito, no? God, this is actually a simple, a subtle way of Jesus revealing Himself that He is in control. He is beyond. His power is beyond the power of nature. No? Iyon. Kaya nga nung siya naglalakad sa, imagine, walking on the waters. Ikaw kaya ang makakita ng ganun, no? Baka mapasigaw ka na rin ng multo. Subalit, hindi pala multo. Sabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot, ako ito." No? At ito nga si Pedro ay, ano yan, masyado agresibo among the apostles, among the disciples. "Lord, gusto ko rin pong maglakad sa ibawan ng tubig. Paparyanin niyo ako." O, sa simula nakalakad si Pedro, nung siya nakating kay Jesus, kaya lamang nung nabalik ang kanyang paningin sa mga malalaking alon, malalakas na unos, pinagharian siya ng takot. Kaya siya ay lumubog.
At nung siya lumubog na, Lord, tulungan mo ako, nalulunod ako. At yun, siya naman ay inabot ng Panginoon. Pedro, napakaliit ng iyong pananalig. Sa mga kapatid, pag ninilaya natin ngayon, ang takot. Takot sa multo. Palagay ko, marami tayong multo sa ating buhay. Sa mag-isip tayo ng isang pangyayari na talagang sobrang takot yung naranasan natin, yung di natin alam kung ano mangyayari, balikan natin ang karanasan ng pandemic. Diba? During that time na tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemic, grabe ang karanasan. Parang talagang unos. Diba? Para tayong binabayo ng unos, lalo pa yung first year, diba? 2020, 2021, parang walang katapusan. Hindi natin alam hanggang kailan ba itong COVID na ito. Yung unang taon, ang daming namamatay na mga doktor mismo, diba? Nakakatakot. Imagine, mga doktor namamatay. Tapos, kung ano pang variant yung lumalabas, hanggang sa lumabas nga yung Delta, yung ilang araw lang, patay ka na. Grabe, yung bang naghihintay ka na lang na dadating na lang yung COVID sa bahay mo, di ba ganun yung feeling? Tapos yung mga nababalita, yung mga kapitbahay mo, isa-isang namamatay. Grabe talaga. Sobra talaga yung takot. Grabe, ganun yung naranduhan ko, sobra yung takot. Parang naghihintay na lang ako na ako'y dapuan at yun na. At tapusan ko na. Parang ganun, no? There was so much fear. There was so much anxieties, no? Uncertainty. Pero we were able to pass through it, no? Nalagpasan natin lahat ang mga iyon. Totoo, maraming namatay, pero we survived. Mga survivor tayo, no? Ng mga survivor. At ano yung ating ginawa? No, we just focused on survival. Umiwas upang dapuan ng COVID. Maging maingat. Maligo na ng alcohol. Talagang katakot-takot na ingat yung ating ginawa. So, yan. So, ano ba ang message ng ating ebanghelyo, no? Alam niyo mga kapatid, marami tayong pagdadaan ng pangmaunos. Marami pa tayong makikitang mga multo sa ating buhay. Subalit, ang mahalaga pag dumadaan tayo sa ganun. Kasi pag dumadaan ka sa ganun, when you're in the middle of a pandemic, when you are in the middle of unos, no? Parang yung naranasan ng mga taga-talim, no? Maganda daw naman ang panahon nung sila'y umalis ng port. Pero few meters away, yun, nag-unos na. Sabi nga nila, para daw buhawi. At yun, tumaob yung kalambang nabali yung katig, tumaob. Hindi sila makalabas kasi nakababalot yung mga tolda, yun, maraming nalunod. Yun, pag nangyayari yun, when you are in the middle of the unos, hindi mo alam kung kailan matatapos, di ba? Parang, kailan ba ito matatapos? Parang walang katapusan. Kaya nga, when you're in that moment, no, pag naganong ka sa ganong karanasan, talagang kinakailangan, ano, kumapit ka sa Diyos. Focus on the Lord. Si Lord na lang isipin mo. Kasi pag iniisip mo yung unos, pag iniisip mo yung, di ba? Pag iniisip mo yon, wala. Mamamatay ka sa takot. Yung takot ang papatay sa'yo. Subalit pag yon, pag iniisip mo lamang ay si Lord, focus on the Lord, not on the storm, you will able to survive. No? Malalagpasan natin lahat ang unos ng ating buhay. Okay? So yun ang mensahe ng ating ebanghelyo. Focus on the Lord. Ganon din po mga kapatid, tayong lahat ay naglalakbay lamang sa mundong ito. At ang paglalakbay natin sa mundong ito, para tayong sumasali sa isang karera. Sa simula, ang dami-dami natin. Unti-unti napapansin mo, isa-isang nawawala yung kasabay mo, no? Eh, pag papansin mo yung kasabay mo, baka matisod ka pa.
at hindi ka makatapos ng takbo mo, hindi marating yung finish line. So what's the message? Focus on the finish line. Kailangan na focus on the finish line. Do not be distracted by your companion. Minsan natanong din ako, Father, you're already 31, going 32 years in the priesthood. What is your secret for lasting that long? No? Kasi, sa totoo lang ha, kami, para ding karera ang buhay pagpapare. Nung magsisimula kami, mga seminarista kami, we were 64 that started the first year. But how many graduated? 34. Kalahati ang nalagas. Sabi nung school, okay na yan. Kasi yung ibang batches, mas mataas ang mortality, mas marami. Kukunti yung natitira, pero kayo at least kalahati. Malaki na raw yun. Tapos dun sa batch namin, dun sa seminary namin, pito kami. Nag-start kami pito. We were ordained 7 of us. Tapos, unang taon lang, may lumabas na. Ibang ganun. Tapos may namatay na. Tapos meron ng nagka-problema, nag-abroad. Ngayon, tatlo na lang kaming narito sa Pilipinas. Yung bang ganun, isa-isa kayong mapapansin mo, ano ba to? Isa-isa kaming nalalagas. Anong secret? Focus. Just focus on the Lord. Do not allow yourself to be affected by what was happening around you. Kasi, if you will allow yourself to be affected, ay wala. Wala. Ma-overwhelm ka ng fear. Ma-overwhelm ka ng anxiety. Mga worries. Ma-overwhelm ka. That can overwhelm you. Kaya, ang secret, focus. Focus lamang kay Lord. No? Focus lamang kay Lord. Huwag na kayong tumingin sa iba, basta kay Lord lamang po. Tumayo po ang lahat. Ngayon pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng lahat.